So, nandito kami ngayon sa hotel namin in Hong Kong and we will film a very, very comprehensive shopping haul. So, ito yung mga shopping namin dito sa Hong Kong. Actually, tomorrow pa yung last day namin. Pero, i-haul ko na to kasi para mapack na namin ba? Wala na kaming time bukas. Okay. So, yung haul na to will be ang sequence ito, yung pinakauna namin binili hanggang sa pinakalast, which is today. Okay, so first item natin is this one. Saint Laurent. Ito ay card case na parang coin case na din. So, yan siya. Yan yung box niya. Nabili namin siya sa Florentia Village. So, Florentia Village is an outlet mall here in Hong Kong. Kung gusto niyo mapanood yung vlog namin, so, ililink na lang namin somewhere here. Okay. So, ganyan siya. And this one, ganyan yung itsura niya. So, may YSL, tapos may mga hearts, tapos brown yung color niya. Ito yung coin case, tapos ito yung cards. And then, ang price nito is 1,940 Hong Kong dollars. So, around mga 13,000. So, this one is sa ate ko. So, hindi yan sa akin. Okay, just to be clear, dito sa akin. Okay. And then, sige, babalik ko lang ha. Next is ang ating next Bottega Veneta. So, ito, I can proudly say sa akin to. So, ganyan siya. And then, pag inopen mo yung dust bag, ito yung laman niya. So, di ba merong pouch si Bottega? So, ito, small version. Pwede siyang belt bag, pwede siyang shoulder bag, pwede mo siyang paiksiin, pwede din siyang parang ganyan, yung pag-wear mo. So, napaka-good deal nito. Kasi, imagine nyo, guys. Gusto ko lang amoyin yung leather kasi naamoy ko siya. Imagine nyo, guys. 60% off. Okay? This is only 35,000 pesos for a Bottega Veneta bag. So, may 2-year warranty. Tapos, pwede mong dalhin sa kahit anong Bottega Veneta store. Tapos, ayun. Ganyan siya. Tapos magka-clasp siya. Ganyan. Kinakabahan ako. Pero yan. So, ito yung hardware niya. Yan. So, sa Florentia Village din namin ito nabili. So, outlet mall yun. So, mura talaga yung mga items. Okay. Actually, nakita ko to sa vlog din ni Camille ko. Tapos sabi ko, oh my gosh, pumunta siya na Hong Kong. Tapos may nabili siyang Bottega na worth 35,000. Sabi ko, gusto ko ako din. So, ayun. In short, ginaya ko siya. Okay, next. Next is... ano ba next? Okay, sige, ito muna. Coffee beans from the copying room. So, copying room yun yung aesthetic mall dito. Sorry, nag-group ako. Aesthetic mall dito. Ay, sorry. Aesthetic cafe dito sa may Harbor City Mall. So, ito is single origin coffee. This is for your sister. This is around 800 pesos. Yan, mga ganun. So, ayan. Next is Adidas naman tayo. Nabili namin to sa may Tsim Sha Tsui, parang flagship store ng Adidas. This one naman is pinabili ng dad ko. So, Adidas. So, di ba sikat na sikat ngayon yung Samba, tas Gazelle. Pero to special yung name niya. So, yan. Ang price nito is 899 HKD. So, around mga, yung conversion, mga 6364. So, ayan. Okay. And then, next is, syempre, kapag Pilipino ka,
hindi makakalimutang bumili ng unang-una, ref magnet. Ref magnet, dito lang sa area ng Shinsatsui. Yan ba yung pronunciation? Basta ganun. 15 Hong Kong dollars, so mga magkano, 90 pesos, mga ganun. Tapos, syempre, ang mga t-shirt para sa mami ko. So, isa. So, magkano nga ito? 39 Hong Kong dollars. So, mga 280 pesos. Yan. Isa pang design. Tapos, ito, syempre, kung alam nyo, lagi kong binibilhan si Wax, yung nephew ko, ng mga shirts, souvenir shirts, kahit saan ako pumunta, kahit mga provinces sa Philippines. Yan. Para lang masaya, gusto ko may t-shirt siya. Ayan. Okay? And then next is, ito medyo sabog siya kasi hindi na kami kumuha ng ano, ng paper bag kasi nagdadala kami ng eco bag. So, these are items from GU. So, yung GU. Kung alam niyo yun, yung sister brand ng Uniqlo. So, in my opinion, cheaper siya, no, than Uniqlo. So, imagine nyo, may mas mumura pa pala sa Uniqlo. Sana magkaroon ng brand na to sa Philippines. Yun lang. Shout out sa Uniqlo. Okay. So, first item is parang slacks na baggy. KJ yun to. Meron parang, dito, parang, alam niyo yung bangketa. Tapos magkakalkal ka. Kasi naka-price down siya. So, from 179 HKD, naging 99 HKD na siya. So, 700 pesos. Pwede niya siya pang office. So, yun. Tapos, next, bumili ako ng long black skirt na pwede rin pang office. Yung may slit. Kasi wala lang. Gusto ko magka-skirt na black. So, ito is 199 HKD, pero naging 59 HKD. So, mga 420 pesos na lang. So, ayan. Yung GU, GU, na pinuntahan namin is sa Mira Place. So, malapit din siya dito sa Shinsatsui. So, dun sa black na pants ni Jeyo, bumili din naman ako nung gray na version. So, same lang. This is 99 HKD, so 700 pesos. And then next, bumili si Jeyo ng mga plain shirts, yung makakapal na cotton, kasi kailangan niya daw to. So, 80 HKD, so magkano yun? Mga 560. Binulong niya sa akin, guys, yung presyo kasi yung utak ko hindi nang gumagana mag-multiply. Okay, and then next is color black naman. And then same lang din na 560 pesos. KGO din yan. Tapos, speaking of nung sa bangketa, meron kasing pang guys na bangketa, meron pang girls na bangketa. So, yun yung hanapin nyo. Kasi, itong shirt na to, plain shirt na super soft, na pang women's, nabili ko lang na 39 HKD. So, magkano 280 pesos lang. So, ayan. Super sulit. Masarap siya. Masarap yung feeling niya. Alam niyo yun. Yung malambot. Okay. And then, si Jeyo bumili din nung isa pang version ng shirt. Gray naman. And then, ito. Feeling ko super sulit nito para sa akin to. Para siyang knit na cardigan na 39 HKD lang din. So, 280 pesos. Yan. Pag mga dinner-dinner ko, ganyan. Ayan. Okay? And then, bumili si Jeyo nitong polo na to. Uy, isipin niya para siyang pajama, diba? Pero, maganda siya. 39 HKD lang din. 280 pesos. Ano kami dito? Share kami. And then, last but not the least, itong black na knit top din na parang ballet core vibes. Ano to? Napilitan lang akong bilhin kasi sabi ni Jim, maganda yan, maganda yan. Pero hindi ko matanggap kasi $79. So,
mga magkano to? 560 pesos din. Pero in my mind, pwede na din pala. Kasi net naman siya eh. So, dahil masama yung loob ko na 79 siya, gusto ko kasi 59 pababa lang. Si Jayo, binili na niya. So, buti na. Salamat. Okay, next! Next ay eto na. Eto sigurong item na to pag additional 10 kilos agad sa bagahe. So, if napikita, medyo ano lang, all black kasi siya. Saint Laurent din to, Saint Laurent. And super bigat. Kasi, tama, hindi ko nga siya malabas sa box. Nakakaloka. Ganyan siya. Ito ay shoes ni Jayo. Kala niyo sa akin, no, hindi lang ako yung gumastos dito. Papakita ko sa inyo kasi super sulit nito as in. Alam niyo yung Clarks Wallaby shoes. Basta uso yun. Parang gumawa ng ganung version si Saint Laurent. Tapos, full leather, super bigat, maganda. Ang price nito before is 8,500 HKD. Naging 1,800 HKD. Imagine, ilang percent yon? 80%? Hindi ko sure. Calculate nyo lang. So, super sulit. As in, grabe. Kung meron lang pang babae nito, bumili ako. Buti niya lang wala. Kasi nasasobrahan na ako sa pagbili. Okay. And then next. I'm sorry. Next natin ay sige. Ito muna ang dalawa. So, Vivienne Westwood. So, ayan. Dalawang ganitong klaseng bags. Kasi, ito yung ibibigay namin sa mga mommies namin. So, syempre, mga mommies, gusto nila ng mga tote bag. So, ayan. Full leather din siya. Vivienne Westwood. So, imagine nyo guys, 600 HKD lang to. 4,200 pesos. Imagine. Na-imagine nyo? Okay. Super sulit kasi 80% off din siya. Yung Saint Laurent, saka tong Vivienne Westwood sa Florencia Village din namin nabili. So, kung gusto nyo talaga mag-outlet, I suggest Florencia. Huwag kayong masyadong mag-city. I mean, kung ako papipiliin. Yung City Gate kasi parang ano lang siya, 10% off, mga ganun. Tapos, wala namang masyadong luxury doon, luxury outlets. Nabaksak presyo talaga kung gusto nyo makabili. No? So, ayun. So, as I mentioned, dalawang ganun na bags. Okay? And then next is this one. So, Vivienne Westwood ulit. So, ito. Shades siya. TJ ito. Yan. Ang ganda nung logo niya sa sides. Para siyang ano, parang Wayfarer ng Ray-Ban. Kasi ano, ang balak talaga ni Jim Bilhin dito, Ray-Ban. Kaya lang, sobrang konti nung ano, nung discount, 15% off lang. Ito, 490 HKD. So, magkano lang yon? So, mga 3,500. Yan. So, gusto ko binubulong ni Jayo sa akin yung presyo kasi my mind is not working. Okay. And then next is, syempre, hindi po tayo magpapahuli. Bumili din ng bag. So, matagal ko nang gustong bumili ng shoulder bag kasi parang wala akong ganun. So, yan.
Vivian Westwood din, leather. So, pwede mo siyang gawing ano matawag doon? Body bag? Tap. Hindi ko malagay. Tapos, pwede mo din siyang gawing shoulder bag. Basta, ilulup mo lang siya. Hindi ko alam paano, pero basta ganun. Ayan. First time ko siya ulit makita sa labas ng store. Okay. Okay? Next, so that's it from Vivian Westwood. And then, pumunta kami Sneaker Street. Actually, akala ko doon ako makakabili ng shoes. Pero anyway, long story na yan. Ito, pang-football siya ni Wax, yung nephew ko. So, ayan. This is only 180 HKD. So, magkano lang yun? Magkano yun, Jayo? Mga 1,200 pesos. So, imagine nyo, guys. Okay? Mga ganon. Tapos, ito, kay Wax din kasi mag-birthday siya sa Tuesday. So, ito yung gift namin sa kanya, New Balance. Tapos, favorite niya kasing color yung blue and red. Tapos, ayaw niya yung may tali. Gusto niya yung may velcro. So, saktong-sakto to. Naka-sale din to. This is 300 HKT. So, mga 2,100 lang. Yan. Tapos, suggestion ko pala, guys. Ano, pag nasa sneaker street kayo, magtingin-tingin din kayo sa ibang stores. Huwag lang doon sa mga flagship. Kasi minsan mas mura. Yan. Kasi like, for example, ito. Doon sa store na isa, 599 HKD siya. Pero doon sa store na isa, medyo naglakad pa kami. 299 lang. So, imagine 300 din yung masisave nyo doon, diba? Okay. And then, last but not the least, syempre, hindi papatalo. Kailangan may shoes din ako. So, Comme des Garçons. Medyo forever ko na din tong gusto. Sabi ko nga kay Jayo, parang lahat ng gusto ko nabili ko. Pero hindi rin masyado. I mean, kung mas marami akong pera, pero syempre, budget-budget din pag may time. So, yan. Kasi I was thinking of buying yung Salomon XT6. Papakita ko na lang dito yung itsura nun. Ganyan, ganyan yung itsura niya. Pero naisip ko parang hindi na siya ano, masyado sa age ko. Tapos nung sinukat ko siya, hindi naman siya masyadong masarap sa fit. Ewan ko, baka ako lang yun. Tapos ang dapat bibiling ko naman next, kung hindi ako makabili nun, Onitsuka Tiger. Kaya lang si Jayo, medyo hindi niya bet. So, tapos ako hindi ko rin naman parang, gusto ko nito. Hindi, hindi. So, ngayon, naisip namin pumunta sa Comme des Garçons. So, after nung pinuntahan namin museum, pumunta na kami dito. Yan. Converse Comme des Garçons. So, ito ay... Ta-da! Yung may mga hearts. Tapos, ano to? 1,199 HKD. So, pag kinonvert nyo, 8,600 lang. Sa Philippines kasi, mga 10 or 11 or 12. Basta mga ganon. Basta double digit, ganon. So, nung nakuwempute namin, oh, sige, bumili na tayo. Ganon talaga. So, ayan, masaya ako. Matagal ko na dito gusto. Si Jayo meron nito ng white. Pero libre niya lang nakuha yun doon sa cousin ko. Anyway, maswerte siya. Kasize niya pa. Pero yan. So, masaya ko. Tapos naisip ko, pwede ko rin siyang gamitin sa office. Mga ganun. Parang mas... Dati, mas gusto ko yung mga parang kakaiba, ganyan. Ngayon, parang mas gusto ko lang yung mga classic. Yan. So, ayun, guys. Yun ang ating haul for today. So, sana bukas wala na akong mabili. Kasi over budget na. Pero, yun lang. Thank you so much for watching. And please like and subscribe. Thank you!